Let's balance the Pag-usapan natin ang tax agent. Okay? Alam mo, nakakapikon yung mga tao na sinasabi na ako daw ay hindi tax agent. Tax agent po ako. Ha? Sa totoo lang, ako ho yung nagpasimula ng tax agent sa Pilipinas. Pinokpok ho namin ng BIR para ho i-implement yung tax agent na yan noong 1998. Okay? Ang ginawa ng BIR para hindi ako ma-renew ng license ng tax agent ko, gusto nila maging miyembro ako ng isang CPA organization. Sabi ko sa kanila, bakit naman kailangan ako mag-member ng CPA organization? Tataas ba ang professional fee ko? Karamihan ata nung member ng CPA organization na yun, naghihirap ngayon. Why? Dahil sa tinuturo ata noon, ha? Ito yung opinion ko lang. Itong si Commissioner naglabas, okay, para hindi ako makapag-practice. Sabi niya, yung BIR daw, ang sinabi niya rito, may refuse to transact official business with tax agent practitioner who are not accredited before it. Hindi mo nga pwedeng tawagin na tax agent o tax practitioner. Yung mga, actually, pwedeng tawagin palang practitioner. Hindi mo pwedeng tawagin tax agent yung hindi accredited. Gamitin mo yung utak mo, ah. Hmm? So, may refuse. Ibig sabihin ng may, optional. Optional. So, sir, gusto ko mag-practice. Pwede ka naman mag-practice. Ang pinagbabawalan mag-practice, ha? Yung BIR, ang pinagbabawalan, huwag kang makipag-usap, ha? Huwag kang makipag-usap sa tax agent. Hindi ka nga nagre-represent na tax agent, eh. So, ang pagbabawal ay huwag makipag-transact sa hindi tax agent. Okay? Okay. O di hindi ako tax agent. Ano ako? Taxpayer. O hindi dapat makipag-transact ka ng business sa akin. Taxpayer ako, eh. Hindi ko nire-represent ang sarili ko as tax agent. Nire-represent ko sarili ko as a tax payer. Edi basag na kagad to. Next. Kung halimbawa, gusto mo mag-practice, edi mag-employed ka. Pag-employado ka ng isang company, hindi mo kailangan maging tax agent. Yan yung sabi ng RR 11-2006 ata ito. Okay? Kalimutan ko number. Yun, 2011. Ito po yung tungkol sa tax agent. Sir, pwede naman kayong maging tax specialista kahit hindi kayo tax agent. Ang pinagbabawalan lang naman ay yung transaction between BIR and not tax agent. Ayan. Yan lang yung pinagbabawalan ng commissioner. Makipag-usap ito dito at ito naman, kausapin ito. Ito yung bawal. Yung BIR makikipag-usap sa tax agent. Pero yung tax agent makikipag-usap sa BIR, hindi bawal. Okay? So, pwede siya makipag-usap. O kung ayaw niya magsalita, di dumaldal ka lang ng dumaldal. Next, pwede ka namang magsulat. Sulat. O di hindi ka na makikipag-usap, magsusulat ka. So, yung sinasabi dito ay andaling baguhin. So, pwede ho kayong maging tax specialista. May choices ho kayo. Ako po yung naghahanap ng mga partners. Tax specialista. BIR open cases, BIR benchmarking notice, BIR letter notice, BIR inventory stock taking, BIR tax mapping, BIR lifestyle check, BIR cooperative incentive review. Yan ho yung pwede nyong pagpiliang maging specialista kayo. Huwag kayong generic. Generic, mura lang yan. Ang daming CPA doon, no? Puro generic. Kaya nagpapatayan sa 5,000 PF. Pipirma sa 5,000 pesos,
sa FS, kahit walang audit, kaya pag-uusapan natin yan. Pumirma ng financial statement na no audit, pag-usapan natin later ha. Pero pwede ho kayong kumita sa taxation. Sabi ng batas, pag alam mo ang batas, equal opportunity, income, and wealth ang ibibigay sa'yo. Hindi ka pwedeng i-deprive ng ganito lang. Hanggang sa muli, huwag niyong kakalimutan ito. Bumili na kayo, ha?